Maingay, masikip, puno ng iba't ibang uri ng mga pumapasadang sasakyan. Ganyan natin mailalarawan ang karaniwang kalsada sa panahon na yun. Dala na rin marahil ng makabagong teknolohiya mula sa mga simpleng panlupang transportasyon, ito ay unti-unti nang napapalitan ng magagarbo at mararamyang sasakyan. Isa sa mga madalas na hindi napapansin sa gitna ng kalsada ay ang pagpasada ng mga mumunting sidecar o pedicab. Sa aming paglilibot, nakilala namin ang 60 anyos na si Aling Norma. 12 taon na itong pumapasada bilang pedicab driver. Sa isang kalsadang ito sa bayan ng Bacoor, nagsisimula at natatapos ang ordinaryong mga araw ni Aling Norma. Paano po nagsimula yung pagpe-pedicab niyo? Ano po yung ginagawa niyo dati nung hindi pa kayo nagpe-pedicab? Lalabada ako dati bago ako ng sidecar. Yun yung trabaho ko, maglalabada, araw-araw, laba. Tapos nung hindi ko na nagustuhan maglaba dahil hindi ko na kaya, ako. Yun, nagsasidecar na ako. Dati nung una, nung ako nagsasidecar, pinagtatawanan ako ng mga tao. Pero hindi ko kinahiya yun. Araw-araw pa nung pwede ang sidecar ko. Hanggang sa, yung sidecar yan ang pinatapos ko sa mga anak ko sa pag-aaral sa high school lang ang pinapos din. Yan ako kumukuha sa lahat ng kailangan namin. Nasa Bacon kami, bago lang kami mag-asawa ng minister ko. Doon kami, umuwi kami sa Bacon. Doon kami nanirahan. Pumunta rito yung minister ko sa Manila. Yung nananahe siya. Siya nagpapadala ng pera sa amin. Punta kami sa Manila. Dinala ko yung mga bata dahil hindi na nagpapadala yung minister ko. Tapos si ano, pagdating ko dito sa ano, sa Manila. May babae yung nila, yung asawa ko. Ngayon, nung nalaman ng babae na dumating nga kami, umalis na rin yung babae. Yung malaman na nandun na kami. Doon nagkasakit yung mga anak ko. Yung tatlong dagadla ko galing sa Bicol. Galing ng tigdas. San linggo lang, ubos yung tatlo. 1985. San linggo, ubos ang tatlo. Yung isa, isang siyam na tao, isang pitong tao, at isang apat na tao. Ngayon, nung namatay nga yung tatlo na yun, nagpasya yung asawa ko na ano, umuwi kami sa Bicol. Hindi ako pumayag na umuwi kami sa Bicol. Sabi ko, ano, may kamag-anak siya rito na ano, na nakatira dito sa Cavite. Sabi niya, sige, doon lang tayo sa Cavite, kaya kami nakarating dito. Maagang gumigising si Aling Norma upang simulan sa pagwawalis ang kanyang mahabang aral. Kasunod nito, ang halos buong araw na pagpasada ng sidecar na binaboundaryhan nito araw-araw. Pagpatak ng alas 12 ng tanghali, ihahatid ni Aling Norma ang kanyang mga apo sa eskwelahan at susunduin na rin ang iba pang sineservisan. Pag ako nag-sidecar, simula alas 4, pag ako lumabas ng bahay sa umaga, magsa-sidecar muna ako niyan bago nagwawalis ako ng kalsada, bago pagkatapos ko magwalis. Hindi pa nga ako tapos magwalis eh. Magsala naman ako dito para yung eskwela, ihatid ko sa school. Pagkatapos ko maghatid ng bata sa school, pabalikan ko naman yung pagwalis ko. Ganun. Tapos, pagkatapos ko magwalis, sidecar na. Tapos ako pa rin na naglalaba rito. Tapos tayo na. Gano'n po ba kahirap yung pagsasidecar ko?
Mahirap talaga. Kita nyo naman nung sumakay kayo sa akin. Mabigat. Yung sakay ko kanina, yung pagpunta pa lang doon, ito. Itong bata. Ang pito yung ako ko. Mahirap talaga. Napakahirap. Mas lalo pag tag-ulan. Tinitiis namin ang ano, lamig. Sa, ano, sa side track. Sobrang, ito, alam mo, simula nung magka, ano kami, nabalikan kami dito sa bahay nito. Sobrang hirap ang inayas ko. Apat na bisis na hospital yan. Kasi ang sakit niya may, ano, kulang sa potassium. Pag sinusumpong niya ng, ano, kulang ang potassium niya, kantang gulay yan. Kala ko nga nung pangalawang takbo namin sa hospital niyan, mamatay. Kasi ICU. Tapos, alam mo, ang ginagawa ko niyan, pag wala akong pambayad sa hospital, nangihingi ako ng mga tulong sa mga kakilala ko. Kimeyor strike, nakailang bisis na akong hindi ng tulong doon. Hindi naman ako na, ano nga, ngayon, na hindi ako tulungan kasi nagtatrabaho nga ako sa barangay. Kaya madali akong marahin. Sa edad na 60 anyos, hindi alintana ni Aling Norma ang mahihirap na gawain para lamang may maipantustos sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang mag-anak. Ano po? Magkano po yung kinikita niyo po sa isang araw sa pagbibedikap po? Hindi pare-pareho. Minsan 300, minsan 350. Pag malakas, makakapuha. Pag mahina naman, mga 200 lang. Yun na po yung pinanggagastos po araw-araw. Paano niyo po nagpagkakasyon? Hati-hati kami. Yung asawa ko nagbibigay din. Yung anak ko nagbibigay din. Nagkakasya ko. Minsan hindi rin nagkakasya. Malamang, ulam, itlo, tuyo. Yan na yun. Itlo siya ko. Ang sitwasyon ko pala nyo, ang hirap. Kasi ang asawa ko hindi naman masyari pangatulong sa akin. Sa akin. Ang pangangailan ko ako. Balikan nyo na po nagpaaral po talaga sa mga anak niyo po. Kayo po nagtaguyin po talaga. Ay, yung asawa ko nakakatulong din, pero hindi talaga ang katarata ko. Nagpa-check up ako nung nakaraang buwan. Yan nga lang sa ano sa barangay. Eh ang gusto nung doktor ano magpa-laser ako. Pero hindi ko kayang magpa-laser gawa ng 3 araw hanggang 1 linggo hindi pwede magtrabaho. Hindi ko kayang hindi ako magtrabaho araw-araw. Kasi siyempre kailangan namin dito sa bahay pag kailangan namin. Sabi ko hindi ko kayang magpa-laser. Yun ang sabi sa akin ng doktor. Sabi ng doktor, kung papayag ako magpa-laser, punta lang ako doon sa Quiapo daw, may binigay siyang address. Libre laser, libre salamin. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya magpa-laser. May plano po ba kayong tumigil na po sa pag-upede ka ba kayo? Hindi pa. Kaya ko pa naman. Hanggat kaya ko. Kaya ko pa naman eh. Kahit hanggang 70, basta kaya ko pa. Sige pa rin ako. Kasi pag ako tumigil na, manghihina ako. Isang araw lang ako hindi makapagbiyahe, pag manghihina ako. Nahanap-hanap ko talaga yung mga sa sentro ng trabaho. Diyan ako kumukuha ng pangunan sa mga anak ko eh. Yan kami kumukuha ng pangkain namin. Wala naman akong buwan ang inaano kundi yung sa pagwawalis ka, eh yun naman talagang katapusan lang ang sahod ko dyan. Para pong magiging, ano pong payo po ninyo sa mga hindi ko nakakaranas po ng mga naranasan at mararanasan po? Sana hindi nila maranasan yung naranasan ko. Hindi po ba nasagi sa isipan yung magdano na lang, mag-tumpo na lang.
napunan ako. Saan po ba dumating siya po? Hindi ako susuko. Kaya ko. Basta kaya ko kasi. Matinding init at madalas na pagbago-bago ng panahon ang matinding kalaban ng mga tulad nilang pedicab driver. Babae man o lalaki, para sa kanila, walang lugar ang kahihiyan sa kanilang trabaho dahil ang kasarian ay hindi dapat limitahan ang kakayahan ng isang tao. Bagkus, isa itong kalakasan na maaari pang hangaan ng karamihan. Mahirap man ang buhay ng tulad ni Aling Norma, hindi pa rin ito nalilimutang umiti at manalig sa may kapal. Mayroon marahil na mga hindi nakapapansin sa kanila at mayroon pang ilang mga limang huhusga. Ngunit kung ating pakaalamin, gaya ng iba pang mga bagay, sila ay may halaga at pakinabang rin.